Oh, yun. So, ito yung last stop namin. Ito yung scam ride. Ito yung last stop. So, Ate Monan, maya-maya pababa na kami. So yun guys, papunta na kami ng kamay ni Jesus ngayon. Bali, wala ito sa usapan. So, ang nangyari, naging scam ride nga, no? Dahil ang plano namin, pupunta kami ng FAMI, which is nakapunta naman kami. Tapos, pupunta kami ng Kaliraya. At nakapunta rin kami. So yun, so dapat pababa na kami ng Jarrell's Peak at doon kami magmimeryenda. So sa Kaliraya kami magla-lunch. So ngayon, lunch na. So iba na yung ruta namin. So papunta na kami ng kamay ni Jesus, no? So total, hindi ko naman maiwanan tong mga to at gusto ko rin naman makapunta, so sasama na lang tayo at i-enjoy na lang natin tong ride na to. Total, na-scam na rin lang tayo, tuloy-tuloyin na natin. So ang hirap, no, kasi tanghali na, so gutom na ako at dapat nagla-lunch na kami ng oras na to, pero hanggang ngayon, bumibiyahe pa kami. So, punta muna tayo ng kamay ni Jesus, guys. So, kahit taggutom na, sige lang, biyahin lang natin. So, mamaya, pag-uusapan namin kung saan na kami magla-lunch. Kung dun na o may iba pang pupuntahan. So, yun, tara. Diretso muna tayo sa kamay ni Jesus. Sana ma-enjoy nyo rin. Kasi ako, bagong punta rin ako dito sa location na to. So sana magustuhan ko rin dahil isang secret place to. So yun, at enjoy na rin lang natin. So tara. So, welcome to Kamay ni Jesus. Alright. Hindi, magpadahos-dos ka na lang dito sa tubo. Doon kami nakaparking. Siguro mga ano. Mga part 1 pa lang to ng vlog ko. Ayaw muna. Susuko na si Michael. Upo muna. Tatapos bang eh, no? Tanggalin mo yung ano? Face mask mo. Nakashoot siya eh ng barya tatlong beses bago nakashoot.
Bakit yung isa lang? Yung isa ko nabuhis yung dalawa. Yung mamaya pag-akyat, maganda na yung view. Tara! Yan ang sabi mo na mo. Hindi mabilang dahil pasigsag siya eh. Hindi siya padiretso. Kasi may mga nakalak na. Pakyat pa lang! Nandito ka. Ayan na, di mo na kailangan. Makikita mo na siya. Dito sa top view. Ang pinatawad na magnanakaw. So yun, dito na tayo sa pinakatuktok ngayon. At hirap no, sobrang taas. So yun, ito yung plakang nakalagay sa pinakamalaking rebulto. So kayo nang bahalang bumasa. So tanaw nito ang buong bayan, itong Jesus Christ na to. Yung pick niya. Tanaw niya yung buong bayan. Ayan. So, yan boy. Bababa na tayo. Nakit na natin yung tuktok, so hindi natin nabilang kung ilang baitang yung hagdan, pero para pumakyat kaya pa. Meron pang ano ata yan eh, 16. So yun, baba na ako sila, bakit pa lang at tukod-tukod na sila. So, dito na lang muna, tuloy-tuloy na pala to, tuloy-tuloy na tong pababa na to. Yan. So, hindi ka na magsisigsan. Yun. So, hanggang dito na lang muna. Bababa na ako at mamaya kakain na kami. Alright. Bye-bye. So, ayan yung sinindihan kong limang kandila. So nag-aalaga yan ng 25 pesos kung gusto nyong mag-sindi.
So bibili kayo, 25 pesos ang 5 piraso. So meron ditong mga padlock na nakakabit sa nalinak nila dito. So bawat padlock may mga lock and prayers. So mga prayers about sa souls, about sa love life, about sa pagaling ng sakit, basta lahat ng klaseng prayers. Ayan, so yung iba wala na, no? Kasi matagal na, so nabulok na. At kukunti na lang yung naiiwan. So ang dami na nito. So ibig sabihin, ang dami ng nagpunta rito. So yan si Michael. At ito bago pa to, so kukunti pa yung kandado. So bawat kandado may mga prayers, no? So yan, no? So itong area na to bago pa. So yan, bago pa sila. So kaya marami pang nakakabit na prayers. So may mga souvenir shop din dito. Tapos mga pasalubong. So yan, pag pumunta kayo dito, yan yung makikita niyo. So yun, hanggang dito na lang muna. At gutom na ako. So sana makapag-lunch na kami rito. Alright. So yun, papunta na kami ng Ate Monan, Quezon, at Bitukang Manok. So yun, bago natin mapag-usapan ng Bitukang Manok, shoutout muna sa napakasarap na lutong adobo ng aming host doon sa pinaglansan namin. So shoutout sa kaibigan ni Peter na nagluto ng napakasarap na adobo. So yun, at buhay na naman ang dugo namin. So parang walang kapaguran, kahit na na-scam, tuloy-tuloy pa rin. So Ate Monan, Quezon, Bitukang Manok. So last destination na siguro. At sana wag nang tumuloy papunta ng Bicol, tapos tumagos pa ng Mindanao. At grabe na talagang scam ride na to. So yun, so kahit na ganito, happy pa rin. So yung Bitukang Manok, ilang beses ko na dinaanan yan dahil taga Bicol ako. So basang basa na sa akin yung lugar na yan. Pero four wheels lagi, either nagko-commute or may dalang sariling sasakyan. Pero ngayon kakaiba dahil two wheels, so motor ang dala ko. At kasama ko yung mga barkada ko. So hindi ako dadaan dito ngayon. Pupuntahan ko siya mismo. So dati kasi dinadaan-daanan ko lang, no? So ngayon pupuntahan ko siya mismo. At magkakaroon ako ng chance na makapag picture. At mga personal to ng medyo malalakaran natin, no? So yun, so masaya din dahil kahit papano, first time kong makakapunta rito na makakapag picture taking, makaka stop over na hindi lang dinadaanan. So sana kayo rin makapunta. So sa sasama ngayon, at maraming salamat dahil sumama kayo sa ride namin. At sana may enjoy nyo rin tong video na to. So sana sa nangangarap na mga rider na makapunta rito, makapunta rin kayo. So napakaganda ng lugar nito. At kung gusto nyo, itagos nyo na rin ng Camarines Norte o Camarines Sur. So para makadalaw din kayo sa Bicol. At napakaganda ng Bicol. So yun, tara, diretso na to. At puntahan na natin yung Bitukang Manok.
So yun, ito na. Paakyat na kami ng bitukang manok. So ito na yung pinakabukana niya. Ito yung palabas, papunta na ng Maynila. So ito naman ang entrance, papunta na ng Bicol. So yun, ganun pa rin. Wala pa rin pinagbago. So as usual, nandun pa rin yung mga taong kaway-kaway para hindi magkaroon ng disgrasya. Wala pa rin kaintindong na makina. So tao pa rin talaga yung magpapa-stop ng sasakyan, magpapago, at magbibigay lang kayo ng bariya. So yun, kahit gabi, nandyan yung mga yan para safety yung mga motorista. So hindi ko lang kung may tawag yan sa local government o makasa lang sa bigay ng mga motorista. So ang dami pa rin inaayos. So wala akong araw na dumaan dito na hindi inaayos ang kalsada. So yun, baka naman mga engineer, kailan nyo matatapusin ang pag-construct dito? At napakatanda ko na, bata pa ako, dumadaan na ako rito. Hanggang ngayon, lagi kayong may inaayos. So yun, lagi siguro kayong buwalang pera para kumita. Tapusin nyo na to, alright? Maganda naman, lagi nalang may inaayos eh. Paakyat! Dito na, dito! Ah! Ah! Kinabahan ka, no? Papatawal ako para may content ka. Kinabahan ka? Ano? Ano, tulong? Tulong ato sa kanin eh. Puta, kayo tulong-tulong sa akin, walang tumulong. Ha? Oh, ito na yun. So, bitukang manok! Maya-maya pa, isaw na to. Oh, akyat tayo, tapos baba na. Sa may park ng Atimunan.
Bakit? Ha? Pa-slant lang, pa-slant. Yan, okay na yan. May shortcut pala rito, pababa. May shortcut. Ulo. Gago. So yun, ito yung view galing sa taas. Tapos, bakit bababa tayo? Sa April, dito ulit kami. Bakit yan dito? Eh wala akong camera! So yun, Keystone National Forest Park. Wala akong camera! Atis mo! Eh, pumisto ka kaagad eh! Ako rin, ako rin. Okay na.
Alam mo yun. Usog ka pa dun, Benson! Benson! O tara na, para di tayo gabihin! So, paakyat na kami ngayon ng Atimonan Park. So, yun. Ito na yung pinakaloob ng Atimonan Park. Yan. Itong kalsada na to. Dire-diretso na to. So, napakalawak kasi nito. So, bali, kung didiretsoin mo ito papuntang Bicol, ang tagos nito, tagos na to dun sa Diversion Road, yung bago. So, pwede ka nang hindi dumaan dito. Kaso dun sa kabila, walang view dun. So, pure kalsada lang na regular. Tapos maraming truck na malalaking dumadaan dun. So, dito, na-control yung truck na malalaki dahil nga mahirap umakyat. So, mahirap sa sigsag, mahirap bumaba. So, kaya lahat sila, dun na sila dumadaan. Saka, hindi ganong masigsag dun. So, dito, grabe yung sigsag dito. So yun, dire-diretsuhin lang to ng konti, tapos makikita na yung Atimonan Park. So dun tayo magpipicture taking. Yun yung pinakapopular na hintuan ng mga turista para magpicture taking lang dito sa loob ng park na to. So yun, tara, para makaraos na rin sa rides na to at medyo gabi na, so mag-aalas 5 na at malayo pa yung uuwian, Caloocan pa. So mga 6 hours mahigit pa yung bibiyahin pa uwi. So yun, tara para makapagpa-picture na rito. So last stop na, okay. So yun, sa lahat ng sumama, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Sana sumama kayo ulit sa susunod na rides ko. So yun, maraming salamat. Alright. Yun na lang siguro. Saan ba sila punta? Thank you.
Abuti na tayo alas 10 nito, palas traffic pa. Dapat pababa na tayo eh. Kasi may check. Kung walang checkpoint, okay lang. Mas masarap nga bumiyahe ng ano eh. Late na. Oo eh. So yan, picture taking na sila at mamaya kami naman. So sila muna. So yun. So ito yung last stop namin. Ito yung scam ride. Ito yung last stop. So at umunan, maya maya pababa na kami. So hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa pagsama ulit. Bye! So shout out time! So shout out kay Project Lestek. So yan, isang matalik nating kaibigan na gumagawa ng lahat ng klaseng sira ng motor at gumagawa ng mga pwede nyong ipa-install. So ilalagay ko sa description na sa baba ko yung telephone number niya para makipag-usap kayo. So nag-home service din siya. So dito lang din siya sa Camanaba area. So kung gusto nyo magpagawa sa kanya at makita yung mga ginawa niya, so kayo na makipag-usap. So yun, napakagaling nitong gumawa. At rekomendado ko to. So pag may ipapagawa kayo sa kanya, eh message nyo na lang siya o kaya tawagan nyo. So tingnan nyo na lang sa description ko yung cellphone number niya. So shout out din tayo kay Kojak Lakwatsero. So Kojak Lakwatsero, ride safe brother. So yun, so safety moto vlog, ride safe. So shout out sa'yo. At lagi kang nanonood ng video ko. Maraming salamat. So, shout out din sa LS2 Riders Club Philippines. Quezon City Chapter. Tsaka sa LS2 Riders Club Philippines Camanaba Chapter. So, yun. Ride safe, mga brother. At sa dalawang grupo na to na nagpapa-shout out lagi at nanonood sa akin at sumusuporta. So yun, Honda ADB Owners Club Philippines, shout out sa inyo. At maraming salamat sa napakaganda nating rides lagi. So yun, shout out din sa Honda ADB Team MCR. So yun, ride safe mga brother. So ilang linggo na o ilang buwan na akong hindi nakaka-attend at hindi nakaka-sama sa rides. So yun, sana sa susunod hindi na ako maging busy. At sana sa susunod makarides ko na ulit kayo. So miss na miss ko na kayo. Sa mga nanonood, maraming maraming salamat. So ciao! Dito na lang muna. Pauwi na ako. Bye-bye! Ride safe lahat! Kung nasaan man kayo, kung lumilipad man kayo, kung lumalangoy, kung naguhukay, kung nasa eroplano, basta bahala kayo sa buhay niyo. Mag-iingat kayo lagi. Alright? Bye-bye!